Ito na yung road approach ng napakalaking tulay na ito. At itong crane na ito ang isa sa may pinakamalaking tulong sa paggawa ng tulay na ito. Kaya siya naging madali rin. Yan yung mga engineers, oh. February na kumpisa. Alin ho ang February na girder? Ah, itong moving ng girder. Hindi, yung buhos niya. Yung buhos? Tapos buhos. Yung yard ba? Kayo rin ang gumawa ng yard? Sa ilalim, no? So, kaya ganun ang ILM, no? Meron mo ng precast yard. Meron ng precast yard. So, yung precast yard, mga isang taon na po. Wala pang Matagal na ako kayo sa ILM construction, incremental launching method per month. First time namin to. Oh, yun nga, no? Kauna-unahan to sa Pilipinas. Ito. Pero, oo nga eh. ILM eh. Pero yung expertise po ninyo ay nasa post-tensioning at pre-stressing. Post-tensioning talaga, DDR. Opo. Ano pong pangalan, ninyo per month? Jimmy Pascua. Jimmy Pascua? Galing Luzon po kayo, sir. Gagaw! Mukhang matagal na kayo sa construction. Nandiyan na! Medyo, matagal-tagal na rin. Nandiyan ka, Chris! So, malaking pasasalamat namin dito sa Davao dahil sa ginawa ninyong trabaho dito na nagkaroon kami ng for the first time in the history of the construction natin na nagkaroon tayo ng ILM box girder bridge. Opo. Salamat po, Forman. Yes. At okay, saka mayong mayong Pasko. Ito yung mga aggregates niya. Maliliit lang. Maliit pa sa class YY na mga bilog na mga bato. Ito mga crush rock ito eh. Ito yung mga sobrang siminto na babaklasin ito dito pag katapos ng at lilinisin na itong yarda na ito. Dito sa para itong kwan eh, dito sa may abutment area, malaki pa ang lugar dito, pwedeng magparking dito eh. So, si Forman uli. Forman, ito palang kwan, ito palang buhos dito ay cured na siya in 20 hours. Yun yung sinabi mo kanina na yung sa taas, yung sa ibabaw. 20 hours lang yun, yung roadway mismo niya. Yung top slab. Yung top slab. Tapos yung bottom slab, kasa 3 days ang curing. So, ganun pala ito. Ang top slab is 48 cm, ano po? Opo. Tapos itong dalawang haligi niya, gaano kakapal yan? 800 mm. Tapos yung bu- ilan ho? 80 cm. 800 mm. Tapos yung sa ilalim, bottom slab, 60 cm. Kapal din ano? Mas makapal siya sa top slab. Mas makapal. O, kasi ang mahawak, ano? Bali siya ang nagiging kan. Kumbaga sa, ano, sa tulay, eh, yung siya ang parang pundasyon, ano? Sa ilalim. Ayan yung pre-stressing nila, o. Nag-pre-stressing sila bago yung final na pagtulak ng tulay. Forman, salamat po. Sige po.
Yan yung mga cable, mga tendons niya. Yan yung mga tendons niya na dumadaan sa post-tensioning at saka pre-stressing. So, ganun katibay ang kulay na ito. Yan yung mga bakal na dinudugtong-dugtong nila sa kanilang build and push method. Kaya pala magaan. Wala pala hydraulika, sira, pagod. Tigil yung buwan eh. Pagbiyahe ng box girder bridge. Natigil ngayon dahil merong ni-repair doon sa kanyang dadaanan. Naglagay sila ng mga grasa.